What's up guys? Welcome back again sa ang YouTube channel na DLI. And today's video guys, ngayon ay Friday. Papakita ko sa inyo yung motovlogging setup ko. Yung ginagamit kong helmet, camera, at saka yung microphone, external microphone kapag ka nag-video ako sa may labas. So yun guys, ito yung helmet ko. Papakita ko sa inyo yung helmet na ginagamit ko sa motovlogging. So ito. Itong helmet na to, Yamaha siya. Yamaha, nabili namin sa may Yamaha, 2,990. O almost 3,000 na. Kung mapapansin nyo guys, yung helmet strap mount, ilagay ko na siya dito sa may chin sa helmet. So, naka-fix na siya. So, itong mount na to, binili ko siya na helmet strap sa may Shopee. Meron siyang tali na yung, tapos sa ilalim niya may goma. Nakatali siya dito. So, ngayon guys, binago ko siya dahil hindi ko gusto yung view ng camera kapag ka nandito sa may ganong taas. So, binaba ko siya, ginupit ko yung dito niya. Tapos, dinikit ko siya, tinanggal ko yung goma niya sa loob. Dinikit ko yung, nilagyan ko ng epoxy sa loob para pandikit. Tsaka tinormili ko ng dalawang tornilyo. Yan, mga makikita niya guys. So, tinornilyo ko siya, tapos diniitan pa ng epoxy para fix na siya para hindi siya mahuhulog. So, yun. So, yun guys. So, ang ginagamit kong camera sa pag-motovlog ay yung DJI Osmo Action camera. So, meron na akong video nito sa unboxing niya, kaya panoorin niyo na lang guys. So, nabuksan ko na siya, matagal ko na siyang ginagamit. So, ito yung screw niya. Yan. So, ito guys, yung camera. So, tapos, ito, dito nakalagay yung microphone adapter tsaka yung PRS connector niya. So, ito yung PRS ay microphone adapter na Sinova. Yan. Yan lang siya, ganito lang siya, aniit. Yan. May microphone na lusutan tsaka charging na type C. Tsaka ito yung TRS connector. So dalawa lang yung pin niya. Tsaka dito sa tatlo, papasuan niya, pang tatlong pin yung papasuan. So yun, so meron siyang lalagyanan. At tsaka guys, yung gamit kong microphone, external microphone ay yung lavalier na mini lapel. Nabili ko rin siya sa may Shopee. So maliit lang siya guys. So yung microphone guys, nilagay ko na siya dito sa may loob. So yan. So ayun na guys yung microphone. So bali guys, mahaba ito. Ito yung jack niya. So mahaba ito, mga hindi kumatan siya dito. So guys, pinaikot ko siya dito sa may gilid. Yan yung wire niya. Tapos ginanong ko ulit. Tapos ngayon, ito na siya. Tapos guys, yung microphone niya, yung foam. Ito. Yan guys. Yun, ito. Dinaan ko siya rito sa may kutsyon, sa may foam. Tapos hiniwa o para dun. So guys, dito ko siya nilagay sa may pisngi. Kasi nung nandito sa may tapat ng bunganga ko dito, sinubuan ko siya guys. Sobrang laas yung boses ko, yung audio. So barag na barag siya, kaya hinalapan ko siya ng lugar na maganda. So dito ko tinesting. Sinubuan ko dito ilagay sa may... Dito, hindi mo po. Yan, dito. Sa bandang tenga. Yun, tapos tinesting ko guys, okay yung audio niya. Hindi siya ganong malas, hindi siya ganong... So maganda yung audio niya. So, tapos yan. So ngayon guys, lalagyan na natin yung camera natin sa dito sa may helmet strap. Sa mount. So pag ganito yung ayos ng camera ko, pababa siya, baligtad. Kasi kapag ka, pag ganito yung ayos, hindi nakikita yung dashboard ng motor. Kaya pinaganito ko siya, so yung kitang kita. Ayan.
So guys, meron akong palatandaan na dito sa may ayos ng camera. So meron, maglalagay lang ako ng dalawang card dito. Yan, dito. Ilalagay ko siya sa may ilalim. Yan. Yan. Tapos, saka ako igaganon. Saka ako ipitan. So, itong ayos ko na to, kitang-kita na yung saktong-sakto yung view ng camera. Kitang-kita yung dulo ng kalsada, tsaka yung langit, tsaka yung kwan, sa dashboard. So, yan. Ay. May nakalimutan na ako, guys. Kailangan pala muna tanggalin itong door ng charging niya para mailagay yung itong microphone adapter. Ang gano mo ah! So, sa pagtanggal, guys, pupush lang natin itong box na to. Tapos, i-swipe natin pababa. So, yan. Para matanggal yung door niya. Igagawin ito lang natin. Gawin yan. Tapos, tataas natin to. Dahan-dahan lang. Yun. So, yun, guys. Tapos, lagyan natin siya sa may bumper piece. Ayan. Tapos, lagay na natin yung microphone adapter na sa Innova. So, kapaganyan yun, guys. So, ayan. Lagay na natin siya dito. So yan. Tapos guys, bago natin ilagay itong saksaktong microphone jack niya, lagay na muna natin sa TRS connector. Ayan. So mapapansin nyo guys, ito 3 pin tsaka 2 pin. Itong 2 pin para dito sa may microphone adapter niya. Tsaka itong 3 pin dito sa may loob niya. Yan. Tapos saksak na natin sa microphone adapter. Guys, then sindi na natin yung camera. So yan. So makikita nyo guys yung may naka-drawing na microphone dito. Sa taas ng screen niya, yon. You know. Pagka mayroong ganyan, ibig sabihin gumagana yung ating microphone, external microphone. So, ganito yung setup ng aking motovlogging. Ito yung microphone. Nasa bisig. So, ganyan. Wait. So, ngayon guys, tetestingin natin siya gamitin sa labas. So, wait lang. A few minutes later. Guys, testingin natin yung audio quality ng external microphone natin sa yung microphone adapter na sa Innova. So sana maganda yung quality ng ating audio. Para maganda na rin yung overall video quality ng ating motovlogging setup. So ito yung setup ng motovlog ko guys. Sana maganda. So, tara natin magsalita ng magsalita para ma-check natin yung audio quality. So, mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Ngayon, nagpakita yung araw ulit. Sana tuloy-tuloy na ito. Para, yun, maganda yung mga video natin makukuha. So, yun guys. Testing natin sa mabilis na takbo kung merong wind noise.
meron kayang wind noise to? Sana walang wind noise. Tanghali na guys, kakain na tayo. So yun guys, I hope na may natutunan kayo sa aking video channel, YouTube channel. Bye.